Magandang araw mga kadanaw. Welcome back sa another episode ng Team Kadanaw. Sa episode na to ay kasama natin si Kadanaw Jerry at si Kadanaw Nunod. At tayo ay magpapalaot upang mga wheel. Dito nga ay nagpatulong kaming buhati ng bangka kasi mabigat. Nilagyan na nga ni Kadanaw Jerry ng gasolina upang kami ay magpalaot na. Hindi niya inubos kasi may tagas yung makina. Baka maubusan kami sa laot ng gasolina. Ito nga at bumabiyahe na kami papunta dun sa spot kung saan kami mangangawil. Hindi kami masyadong magpapalaot kasi yung bangka na gamit namin ay sira yung makina. May tagas yung lalagyan ng gasolina. Yung isang bangka na dapat sana ay gagamitin namin ay nasa laot pa ginamit ng kapatid ni Kadanaw Jerry. Hindi na namin hinintay yun kasi baka mamayang tanghali pa sila bumalik. Kaya ginamit na lang namin yung bangka na to para makapagsimula kami sa pangangawil. Magpapalit na lang kami ng bangka mamaya pag uwi ng kapatid ni Kadanaw Jerry. So let's go mga Kadanaw, samahan niyo po kami sa episode natin ngayon. Unang huli para kay Kadanaw Nunoy. Kadanaw Nunoy, 1 point! Yun o, nagyabang agad. Dito nga ay nilalagyan na ni Kadanaw Jerry ng pamain yung kawil niya upang siya ay makasibad na rin. Dito pala kami nakapwesto ngayon sa harap ng magkasumyaw. Susubukan namin sa area na to kung makadami kami. Uy, nakaisa na si Kadanaw Jerry. Ayos, medium size na. Kahit kunti lang yung makawil namin, basta't ganyang kalalaki, okay na. Finally, nakahuli na rin ako. Hindi siya kalakihan, pero okay na. At least hindi tayo masisero. Wow, nakadali na naman si Kadanaw Jerry ng medium size. Sana magsunod-sunod na to. Talagang buhay. Ano yan, Kadanaw Nunoy? Mukhang malaki ah. Nataranta si Kadanaw Jerry. Big size ata to. Wow, big size nga mga Kadanaw. Pwede na to, di na masama. Naku, nagpakit pa talaga. Uy, nakadali si Kadanaw Nunoy ng lapu-lapu. Mukhang naligaw lang to kasi nasa bandang hanang kami. Karamihan kasi ng lapu-lapu ay mahuhuli sa mababato. Kakain na sana si Kadanaw Jerry dito kaso biglang may humatak ng kawil niya. Napakaswerte talaga ng taong to. Kahit kakain na lang, nakakahuli pa samantalang ako nangangawit na kakaantay ng sibad. Laki-laki naman. Laki. Ang laki-laki naman. Nakain tayo mga Kadanaw. Kumain ka mag-isa mo. Ikaw lang naman kasi yung swerte sa atin eh. Joke only. Sige, kumain ka lang. Damihan mo yung kain ha, para hindi ka magutom sa pamimingwit. Kailangan mong makadami para may maiuwi tayong ulam mamaya. So mapapansin nyo dyan, hindi kami kumakain ni Kadanaw Nunoy kasi talagang binigay namin yung pagkain namin kay Kadanaw Jerry. Kailangan niya kasi maging malakas sa buong araw kasi siya lang yung nakakahuli sa amin ng marami. Tuyo nga pala yung ulam niya dyan kasi yan yung paborito niya sa laot. Ayaw niya kumain ng beefsteak kasi nangangalay daw yung panga niya kakanguya. Uy, tingag na naman. Lapitin talaga si Kadanaw Jerry ng mga isda. Ayaw rin patalo ng isa oh. Nakadali ng medium size na lagaw. Amoy ito. Siyempre, dapat ako rin may huli. Big size to mga Kadanaw, big size. Uy, sobrang liit naman to mga Kadanaw. Balik na rin to sa dagat para lumaki pa. Ibabalik kita sa dagat kasi maliit ka pa. Pakitawag na lang ng ibang kasamahan mo yung malalaki na para kainin yung mga pamain namin. Tapon natin. Dito lang pala kami banda sa may magkasumyaw nagpapalipat-lipat ng pwesto kasi ayaw namin pumunta ng malayo. Gawa ng sira nga yung makina ng motor na gamit namin. Tumatagas yung gasolina. Baka pag magpunta kami ng malayo, maubusan kami ng gasolina at mahirapan kami magsagwan pa uwi dahil pansin nyo naman medyo masama yung panahon. Baka abutan kami ng malalakas na alon. Pasayan nga pala yung gamit namin na pamain. Yung medyo maliliit lang. Isa to sa mga gandang pamain upang makadami ka ng huli ng lagaw. Hindi mo na kailangan pang hiwa-hiwain to. Kasi maliliit lang naman, pwede mong putulin gamit yung kuko mo. At napansin nga namin na medyo madami yung huli pag yung pasayan yung gamit na pamain. Kumpara dun sa huling vlog namin na nangangawil kami gamit yung isdang lambyaw kung tawagin dito sa amin. Pero hindi natin alam baka nagkataon lang na mas maraming isda ngayon.
At dito nga sa laot ay nakita namin yung kapatid ni Kadanaw Jerry na pahuwi na. Galing nga pala sila dun sa May Kapinyahan. Dun sila namana. Bali, pupunta muna kami ng Pangpang para magpalit kami ng bangka. At andito na nga kami sa Pangpang upang magpalit ng bangka. Dito nga ay pinapaamoy-amoy ni Kadanaw Nunoy yung kamay niya sa batang to. Gawa nang yung pamain namin na pasayan ay butod na. Ito nga at babalik ulit kami sa laot upang ipagpatuloy yung aming pangangawil. Dahil nga hindi nasira yung makina ng bangka namin, ay nagpunta kami sa medyo malayo. Nandito kami ngayon malapit sa Kagduyong. Dito ay talagang mapapansin nyo na medyo malayo na kami sa barangay. Sa mga oras na to ay umuulan na nga at medyo malamig na. Ramdam na din namin na medyo malakas na yung presyo ng tubig sa ilalim. Pero sabi ni Kadanaw Jerry, sa spot na to ay mas marami pa kaming makakuha o mahuhuli ng mga lagaw. At talaga nga namang dito kami nakahanap at nakahuli ng medyo maraming lagaw. At mapapansin nyo rin na kahit na medyo masama ang panahon ay napakaamo ng dagat. At kahit nga medyo malakas yung presyo sa ilalim ay nakakabingwit pa rin kami ng isda. Dito nga sa spot na to, nakarami kami ng huli. Kahit sobrang lamig na sa mga oras na yan ay hindi namin iniinda dahil kasunod-sunod ang nahuli at nabibingwit namin ng mga lagaw. Siguradong sa mga susunod na episode ay babalikan namin yung spot na to. At sana nga mas makarami pa tayo. So ayan mga Kadanaw, enjoy watching lang muna kayo at mga ngawil lang muna kami. Sala. Wow. So ito nga mga Kadanaw yung huli namin. Hindi na masama kasi kahit papaano may pagpaparti-partihan kami. Ito yung mga medium size. Naku, ang sasarap nito. Bali ito lahat yung nahuli namin. Napakasarap nitong itula o isugba kasi presko pa. Halos lahat ay lagaw. May dalawang tingag lang na nasali. Yung nahuli ni Kadanaw Nuno at Kadanaw Jerry. Ito na nga hinahati-hati na ni Kadanaw Jerry sa tatlong parte yung nahuli naming isda. Siyempre, ating kapatid, kahit mas marami yung nahuli niya, pare-parehas pa rin kami ng partihan. Para pantay-pantay nga, dapat unahing partihin muna yung malaki, yung medyo malaki, tsaka yung maliliit, para walang lugi. Pero wala naman talaga yan sa partihan, nasa samahan yan. Sa Team Kadanaw, hindi uso yung lamangan. Yung mahalaga sa amin, malaki o maliit man yung biyaya, ay pasalamat pa rin kami kasi bigay ito ng Diyos. Ito nga at kinukuha na namin ang aming parte. Sobrang saya namin kasi medyo marami yung partiyan namin. Masaya kami kasi may pasalubong kami mamaya pag uwi namin. Siguradong makakahigop tayo mamaya ng mainit na sabaw at makakatikim tayo ng preskong isda. Iniisip ko pa lang ay sobrang nakakagutom na. Ang sarap talaga nitong tinola, lalo na't medyo maasim yung sabaw. Naku, talagang mapaparami ka ng kanin. Sobrang mahal na kaya ng isdang to sa merkado. Maabot to ng 400 to 500 per kilo, depende sa laki. Hanggang dito na lang tayo mga Kadanaw. Sana nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon. At kung bago ka lang sa YouTube channel namin, pakihit na lang po ng subscribe button. Maraming salamat po. Paalam!